natin yung game, guys. Kaya wait lang tayo. Lahat tayo nakaabang ngayon. 78% na kay Opano. Pero ito here na, we go! Ito na talaga. Napakainit ng round 1 natin dito. That's gonna be a Crimson Water. Alam niya na possible matanggan agad using the discard. Kaya ginamit niya na lang agad dito. Kaya 48 na lang natitira para sa bag ni Opano. Pero dito naman sa round na to, madami naman naipon dito si Bornok na energy. Meron tayong 5 energy later on na pwede siya tumalon. Gamit meron pang tails lang. Meron pang tails lang para dagdag na lang din. And interestingly enough, yun nga, tanggal na dito yung ating bug. Ang maganda naman sa side ni Bornok, wala naman siya nabunod dun eh. Kaya okay lang naman, kahit matanggal siya ngayon. Pero unless, yung low HP na yan na bug, dun mabunod lahat. Dun sa round 2, no? Oo, yun yung medyo nakakainis. Pero nakita naman natin yung mga reaction nila. Actually, parang, may ano pa din eh. Meron pa din yung saving grace dito, yung bug ni Bornok, pagpakuha niya instead. Kung nakuha niya nga instead, baka mag-undercommit dito si Oversize. Oo. Yung gusto dapat. At 2 energy lang din. 2 energy lang magagamit dito ni Gojosize. Kaya titignan natin kung yung pa yung magiging case. Meron ba siya madadampot? Naglagay siya ng discard. Pareho nag-skip. Meron tayong 7 energy para kay Bornok at meron naman tayong 4 para kay Gojosize. Ngayon, Bornok is in charge na para makakuha matanggal agad dito yung double anemone ni Oversize. Again, meron siyang disarm para pag by next round, mauuna siya. Oo. And with that, hindi siya na makakahil. Kaya pero kailangan niya ito matimingan ng tama, no? Kasi pwede siya mamili dito eh. Commit niya yung kanyang energy para makatalon sa likod or i-commit niya para patayin itong double anemone. Para sa akin, okay talaga tanggalin yung likod. Kita niyo naman yung damage and armor na pwede gawin yan. Blue Moon, Coco, Lambay, Koy pa tayo. Plus speed, plus damage, and literal damage with the Blue Moon. I have to agree with that. Pero at the same time, hindi natin pwedeng i-discount dito na tanggalin yung lethality ng isang double anemone. Pwedeng mag-heal lang to na mag-heal. Again, pare-pareho lang sila mawag. Na naman. Pero ito na, nag-burst down na dito, or rather, nag-4 cards dito. Si Oversize, alam niyang gagamit dito ng aesthetic base. Pero patay pa rin talaga ngayon. Natanggal na dito yung bug na pinag-prepare talaga. Pinag-prepare dito ni Oversize. And here comes another boy and the angry lang. At ito na, meron tayo makikita ang double twin tail. Napakasakit. 52-52. Napakasakit. Sobrang sakit, 200 na libre. Meron pa tayong black melee. Risky, may plus attack. 18 HP na lang. Opanok in trouble. Pero ito, makakuha pa ng energy. Mote, nakagamit niya pa at utility yung ating mid lane. Nakakuha tayo ng card. With that, and instant na natin. So, for sure, that's gonna be going down yung ating front lane. Pero, having the mech alone is gonna be really tricky. Pero nakita natin, Angry Lam. Nag-risk si Bornok. Nag-risk si Bornok. Ngayon mabubuhay yung front lane dito. Pupunta na sa likod. Oversize kasi pupunta sa likod dito. Ngayon, pero nag-critical dito ngayon yung ating secret. Pocky, another Pocky. Is it gonna be enough yung ating Rebel Charo? Kailangan mag-crit. Hindi pa din talaga. 125-16 ngayon. Dalawa pa buhay dito pero low on health naman. Pero ito yung problematic dito. Tatalon pa siya ulit. Ayaw niya pakawalan yung back lane dito ni Gojosize. Pero mukhang this, ito ah, mahirap nang makabawi dito again. Dalawa ka, tatlo ka pa. Magiging problema niya dito eh. Pero yun na nga, kailangan todo micro na to. Matindihan itong kailangan gawin ni Opanok. Dalawang Crimson, napakasakit. Susunod sa armor. 158, another. Hindi pa tapos. Andito pa yung blackmail to top it all off. Gojosize takes the first win. Gumana yung power of friendship niya dito. Guys, ako, literal, pinaghandaan si Opanok sa laban na to. Ano mo, nag-practice dalawang domain expansion pa. Domain expansion ang kailangan para sa laban na to. At syempre, nakita naman natin, prepared na prepared. Oo, tama, napapangiti na siya. Evil plan versus ang ating evil one. Evil one. Oh, grabe to. Grabing laban to. Pero again, that's just the first round. First round lang yan. Pwede pang magpalit dito ngayon ng lineup si Bornok. Oo. Kaya na-excited din kami guys mag-play na itong nasa loob namin. Gusto makita talaga ano nangyayari. Kasi, ano mo, nagpapakita na ng dimples. At ano, napapitaw na ng domain. Nawala yung domain. Nasira yung domain. Naubusan ng ano, ng mana. Wala ng chakra. Naubusan ng domain. Sumasayaw. Sumasayaw. Okay. Okay. Medyo ano lang tayo, ano lang tayo sa servers guys. Kaya wait lang talaga natin. Kung kayo, Round 1, makikita natin sino ba ang mauuna. Again, labang dito si Gojosize. Tahimik na tahimik muna sila dito sa round 1. Nag-iisipan talaga. Well, ito yung nangyari kanina. Kanina pa ito nangyari. Pero so far, nag-iisipan talaga sila waiting kung ano ba talagang dapat nila gawin dito. And Bornok, and again, Oversize has the advantage when it comes to pressure. Kasi nanalo na siya once. Ngayon, may room for error siya. Si Bornok wala. Pag natalo siya dito, what? Again, one mistake can cost you an entire game pagdating sa Axie Infinity. And pag nagawa yun ni Bornok,
problemado siya kasi ngayon mawawala siya dito. Siya pa yung magsusuot sa Elio. Oo, mapagsusuot. Laban to ng suit ngayon. Okay, laban to ng suit. And again, Gojo size, meron siyang triple aqua made for Opanong. As in, inassemble tong team na to. Avengers assemble. Yun na yun. Para kay Opanong. Pas nila lahat. Kumbaga ano na to eh, Power Rangers na to eh, nag-morph na sila lahat. Tapos nakuha na nila lahat ng ano nila, ng robots nila. But right now, ito na nga, skip sila round 1. Round 2 naman, kukuhain lang ulit ni Oversize dito, yung na-discard na card niya. Sobrang loaded na dito yung ating mid lane Aqua. Meron tayong double blackmail, Deep Sea Gorge, dalawang Twin Tail at Risky. Dito naman sa ating front lane, isa lang at ating Aqua Vitality. Back lane, isa lang Lam. Nag-skip ulit. Nagpapakiramdaman. Ayaw mag-overcommit. Nag-iipon ng energy. Pareho kumano ng dalawang energy, dalawang Aqua Phoenix. Naglagay ng slow. Nagkuha pa dito ng ating energy at instant pa dito yung ating Aqua. And of course, Scale Dart, 129 na lang natitira dito. Pero here comes the Revenge Arrow and the Twin Needle, 47 na buhay pa. Pero nandito na yung bala. Kapag-discard pa nga ngayon, wala na dito yung ating anemone. Pero here comes Oversize with the Burst. That's gonna be it. Pero mukhang nag-overcommit lang. Actually, okay lang. Sakto. Pero ito na. Ito pa, yung apat na card. That's gonna be Blackmail 108. Blackmail 108. Makakuha pa siya dito ng attack plus. Another attack pass, pero ready na ngayon dito si Oversize for the next round. Ito na, makita natin, backlane na tayo sa Toothless. Ano, mami, napakasakit. Pero ito yung libre 100 dito na damage coming into the Twin Tail. 110 heal, tama lang iniwasan niya. And going to round number 6, going for full on commit shield. Nag-skip dito si Gojo Size, dalawang bone sail, napaslow pa, na-champa, lusot tulog ang mid lane ni Gojo Size. Takes his first win. Kita-kita natin, napangiti, natuwa ang ating Opanok. Napakatindi nga naman yung nangyari doon. Pero very interesting doon kasi may 3 energy doon, si Gojo Size, hindi niya ginamit. Tapos dalawa yung Deep Sea Gorgeous niya. Nandun na eh, nabunot niya na eh, hindi niya lang talaga ginamit. At yung matindi pa, very risky play doon sa mid lane ni Opanok. Nakita mo, nag 298 shield. Kasi nilabas niya lahat talaga. Oo, at risky yun. Kasi kung nalusutan yun, sayang lahat ng energy mo. True. Pero yun na nga yung naging situation natin. 1-1 sa ating Opanok laban kay Gojo Size. Nakakaramdam ata ako, nakikita na natin yung outcome. Ayun na. Napapailing na si Opanok. Sir Burst, tara na! Please! Tara na! Please, gusto na namin malaman ano nangyayari dito. Oh! 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 The Finesse! The Finesse! Grabe, the underdog story! Pero ito na? Ah, wala pa. Wala pa. Wala pa din! Oh my God, what is happening? Kasi interesting kasi Aqua lamang talaga sa bag. Ito na, simula na round number 1. Maintindihan na natin yung kaganapan. Koy plus attack dun sa ating Angry Lam. Napakasakit. Mapaparay talaga dito si Opanok. 173 yun naman to. Box, pero pag Crimson Water, patay dito agad. Round number 1, minus 1. Nakita na natin yung isang reason bakit medyo nasaktan si Bornok dun. Oo. Pero ay, nakapag-draw card. Yung pa yung maganda kasi. Literal yung harap na yan, counter dito sa team. Tanggalin mo card, okay lang, discard. Kukuha na naman namin ng card gamit Katil. And isa pa, kung ipaburst down po ako, meron akong double anemone. Oo, mahihil ko lang yan. Pero ito, makikita naman natin. Double, Pucky, may 134 kahit medyo lugi yung beast cards, pero may bug cards kasi kasama. All out shot to kill the front lane. Pero ito na nga yung magkakayarihan. Nakuha na yung stun. Buhay pa din. Buhay pa din yan. Pero last stun. Natama pa din. At yung anesthetic, pati yung niya pa din. Nakuha niya pa din. Pero ngayon, very open na yung bird dito ni Opanok. Ngayon, ay kita natin dito, Oversize is just biding his time, waiting for the right time to strike. Now, Oversize is the lion and Bornok is the prey. Hindi niya magamit yung all-out. Napakasakit niyan. Babalik yan, 93 damage yun. Tatry niya na lang patulugin. Pero nakasunod na din kasi yung damage. Sleepy time baby, Kingfisher, sleepy time baby ulit. Patay yung kanyang mid. Pero ito, napakasakit. Wala na, aray! Opanok goes down! Gojo Size! The power of friendship goes to the next round. Grabe si Gojo Size dito. Again, na-prove niya yung Gojo Size! Bornok!
Magsusot ka! Na-eliminate niya si Opanok! The underdog wins yet again! Grabe naman ito nangyari, guys. So, what a matchup. Sino pinakamasaya dito? Zero. Yung mga pumusta kay Oversize. Oh. 78% ha? 78% kay Opanok. Yung mga pumusta talaga kay Oversize. Oh my God. Kuhang-kuha yan. Kaya what a matchup, and I can't wait to see the next game.